mapagpalang araw sa iyo. Narito muli ako para sa isang makabuluhang talakayan. Ito ang ikatlong bahagi ng ating aralinto sa harap ng kalamidad. Handa ka na ba? Kung handa ka na, halina't pakinggan ang aking talakayan. Layunin sa pagkatuto. Natutukoy ang mga paghahanda na nararapat gawin sa harap ng mga kalamidad. Sa nakaraang paksa, tinalakay natin ang desisyon at gawain ng tao sa pagkakaroon ng kalamidad. Ano-ano nga ba ang mga ito? Halina't pagbalik-aral tayo. Ano nga ba ang ibig sabihin ng phenomenon? Ang phenomenon sa Tagalog ay kababalaghan o di pangkaraniwang pangyayari. Isa rin sa ibig sabihin nito ay palatandaan. Bakit nga ba binansagang phenomenon ng El Niño at La Niña? Malaki ang maaaring maging epekto ng El Niño at La Niña sa buong mundo. Sa Pilipinas, nagdudulot ang mga ito ng matitinding pag-init, tagtuyot, pagbagyo at pagbaha na tumatagal ng ilang buwan. Hindi gaya ng ibang natural na kalamidad, gaya ng pagbagyo, paglindol o pagputok ng bulkan, mas nababantayan at napaghahandaan ang pagdating ng El Niño at La Niña at mas malilimitahan ang pinsalang maaaring madulot nito. Ilan sa mga gawain ng mga tao na nakapipinsala sa kalikasan ay illegal logging at deforestation, quarrying at pagmimina, paglobo ng populasyon, at pollution. Nararapat nating malaman na bilang naninirahan sa daigdig, ang ating mga gawain at desisyon ay nakaaapekto sa pagkabuo o pagkasira ng kalikasan. Kasabay nito, tayo rin ang unang maapektuhan sa oras ng kalamidad. Ang kamalayan ukol dito ay isang simula upang makaambag tayo sa solusyon sa problemang pangkalikasan ng lipunan. Noong nakaraang talakayan, pinagawan kita ng slogan sa naysay o tula sa tanong na ano ang papel ng tao at kanyang mga gawain sa pagkakaroon ng kalamidad? Kung nagawa mo ito, binabati kita. Narito naman ang halimbawa ng slogan na nagawa ko, baka sakaling mayroong maitulong sa iyo. Kung tayo ay handa, sakuna ay walang panama. Ibig sabihin, kung ang lahat ng tao ay handa sa kalamidad, lahat tayo ay ligtas. Sa puntong ito, ang dami mo nang kaalaman sa ating ikalawang paksa sa Module 1. Binabati kita sa mga kaalamang nakuha mo na sa ating mga nagdaang talakayan. Sa puntong ito, pag-aaralan natin ang huling bahagi ng Aralinto, ang paghahanda na nararapat gawin sa harap ng mga kalamidad. Alamin natin ang mga nararapat gawin bago, habang, at pagkatapos mangyari ang isang kalamidad. Handa ka na ba? Halina't tuklasin natin. Narito ang mga ilang paghahanda bago, habang at pagkatapos ng bagyo. Ano-ano nga ba ang maaari nating paghahanda bago ang pagdating ng bagyo? Paghahanda para sa bagyo. Kung hindi pa rin nagbabago ang direksyon ng bagyo, nangangahulugan ito na ang ating lugar ay nasa daan ng mata ng bagyo. Mapanganib ang kalagayang ito at nangangailangan ng kaukulang paghahanda. Narito ang mga paghahandang dapat gawin bago dumating ang bagyo, habang may bagyo at pagkatapos ng bagyo. Bago pa man dumating ang bagyo at may panahon pa, mahalagang magsagawa ng nararapat na paghahanda. Mag-imbak ng pagkain at malinis na tubig. Maghanda ng mga ilawan at radyong debaterya. Makinig sa radyo o manood sa telebisyon tungkol sa weather updates. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahihinang bahagi nito. Maghanda ng mga pagkain hindi nangangailangang lutuin. Ilikas sa mga hayop sa ligtas na lugar. Anihin ang mga pananim na maaari ng anihin. Para sa mga mangingisda, ilikas sa mga bangka sa ligtas na lugar.
Kung ang inyong lugar ay bahain o malapit sa dagat, maghanda ng mga dapat dalhin kung kinakailangan lumikas tulad ng damit, mga pagkaing matagal masira, first aid kit, kandila o gasera o flashlight, radyong debaterya, lubid at iba pa. Habang may bagyo, manatili sa loob ng bahay. Makinig ng radyo o manood ng telebisyon upang malaman ang pinakabagong impormasyon ukol sa bagyo. Pakuluan ang inuming tubig ng 20 minuto o higit pa. Tipunin ito sa mga lalagyang may takip. Ingatan ang mga kandila o gaserang may sindi. Huwag lumusong sa tubig baha upang maiwasan ang mga sakit na dala nito o ang mga aksidenteng tulad ng pagkakuryente. Kung kinakailangang lumikas, sundin ang mga sumusunod. Lumikas ng mahinahon. Isara ang mga bintana at ibaba ang main switch ng kuryente. Ilagay sa mataas na lugar ang mga mahalagang bagay gaya ng appliances, kama at iba pa. At iwasan ng daan patungo sa ilog. Pagkatapos ng bagyo, kung napinsala ang bahay, tiyaking matibay pa ito bago pumasok. Mag-ingat sa mga mapanganib na hayop gaya ng ahas na maaaring makapasok sa loob ng bahay. Tiyaking walang buhay or buhay na kable o outlet na nakababad sa tubig. Ipaalam sa mga kinaukulan kung may mga natumbang poste ng kuryente o mga napatid na kable. Itapon ang mga naipong tubig sa mga gulong, lata o paso upang hindi pamahayan ng lamok. Ang mga paghahandang ito ay ilan lamang sa mga bagay na maaari nating gawin sa pagsalanta ng mga bagyo. Tulad ng paulit-ulit nating sinasabi, pinakamabisa pa rin ang paghahanda. Palagi nating tatandaan yan. Paghahanda para sa pagputok ng bulkan. Bago pumutok, iwasan ang mabababang lugar na kung saan maaaring magkaroon ng pagguho ng lupa. Huwag putulin ang mga puno sa paligid ng bulkan. Ang mga ito ay magsisilbing proteksyon upang maibsan ang mga mapinsalang pagragasan ng lahar. Magtayo lamang ng pansamantala ngunit matibay na bahay o gusali. Alamin ang mga babala o litintuning ibinibigay ng FEVOCs tungkol sa mga panganib kaugnay ng pagputok ng bulkan. Siguraduhing may sasakyang nakahanda na maaaring magamit palayo sa bulkan sakaling ito ay pumutok. At laging ihanda ang mga kagamitan sa pangunang lunas o ang first aid kit. Habang patuloy ang pagputok, kung may pag-ulan ng abo, ilikas agad at dalhin sa mas ligtas na lugar ang mga may karamdaman sa baga. Magtakip ng ilong sa pamamagitan ng basang-basahan. Manatili sa loob ng bahay or evacuation center kung hindi rin lang mahalaga ang pupuntahan. Maging maingat, alerto at mahinahon kung kinakailangang maglakbay. Ihinto ang pagmamaneho kung umuulan ng abo. Magiging mahirap ang pagtanaw sa dinaraanan at maaari itong magdulot ng sakuna. Kung ang pumuputok na bulkan ay nasa dagat, lumayo sa lugar na malapit sa Pampang. Maging ang pagputok ng bulkan ay may kakayanang lumikha ng tsunami o dambuhalang alon. Para sa mga pamunuan, mahigpit na ipatupad ang pagbabawal sa pagtungo sa mga mapanganib na lugar. Hikayatin ang mga tao sa evacuation center na manatili roon, lalo na ang mga may karamdaman tulad ng hika, ubo at iba pang sakit na katulad nito. Pagkatapos ng pagputok, bumalik lamang sa ligtas na lugar kung ipinayo na ng mga otoridad tulad ng kapitan ng barangay, otoridad sa FEVOCs or ang inyong lokal na DCC. Ang mga nabanggit na panuntunan ay sumasaklaw sa panahon bago pumutok ang bulkan hanggang sa maging panatag na ito. Hindi rin nakapaloob ang paghahanda sa pangmatagalang pinsalang maaaring idulot ng mga deposito ng bulkan, particular na dito ang pagraragasan ng lahar. Paano ko malalaman kung daraanan ng lahar ang aming lugar?
Kumababa at malapit ang inyong lugar sa mga ilog o sapa na maaring daluyan ng lahar, delikado ang inyong kinalalagyan. Bukod dito, kailangang isaalang-alang din ang damit at lakas or peak discharge ng lahar. Kakayahan ng mga ilog o daluyan na kayanin ang dami nito at ang posibleng pagkasira ng mga dike na siyang nagsisilbing proteksyon laban sa lahar. Ang pinakamabisang paraan upang makaiwas sa sakunang maaaring idulot ng lahar ay ang paglikas sa mas ligtas na lugar lalo na kung panahon ng tag-ulan. Mga dapat gawin sa banta ng landslide. Walang pabala ang landslide o pagguho ng lupa. Kapag nagkaroon ng lindol o mga aftershock, ang pagyanig ng lupa ang nagsisilbing babala sa maaaring pagguho ng lupa. Kapag may matinding pag-ulan, ang pagkababad ng lupa ang maaaring maging sanhi ng pagguho nito. Mabilis maganap ang landslide, kaya't wala ring sapat na oras o panahon upang makalikas. Upang makaiwas sa matinding pinsala dulot ng pagguho ng lupa, narito ang ilang maaaring gawin mo. Tukuyin at iwasan ang mga mapanganib na lugar. Iwasan magtayo ng bahay o anumang estruktura sa mga lugar na may mataas na peligro sa landslide, tulad ng matarik na gilid ng bundok o mababang bahagi nito. Ikalawa, magplano ng mga gawain sa oras ng kalamidad tulad ng landslide. Tukuyin ang mga ligtas na lugar kung sakaling kailangan lumikas. Pangatlo, siguruhin laging may nakahandang emergency kit para sa mga posibilidad ng kalamidad. Pang-apat, magtanim ng mga puno sa inyong kapaligiran na katutulong ang ugat ng puno sa pagpigil sa pagguho ng lupa. Ipagbawal ang pagputol ng puno, pagkakaingin at pagtutroso. Ilunsad ang pagkakaisa sa inyong lugar at pangalagaan ang inyong kapaligiran. Paghahanda sa baha. Bago bumaha, alamin ang mga babala tungkol sa pagbaha at tiyaking alam ito ng buong pamilya. Makinig araw-araw sa ulat ng panahon. Kung apektado sa pagtaas ng tubig sanhi ng high tide, sikaping magkaroon ng kalendaryo tungkol sa high tide at low tide. Lagyan ng matibay na suporta ang haligi ng bahay. At mag-imbak ng malinis na tubig. Maglaan ng pagkaing delata o yung hindi madaling mapanis, lalo na kung tag-ulan, magtabi ng flashlight, ekstrang baterya, posporo at kandila sa lugar na madaling hanapin kahit na madilim. Isaayos sa mga kagamitan upang hindi abutin ng baha. Maglaan ng isang lugar na maaring lipatan kung kinakailangang lisanin ang tahanan. Kung may baha, ibaba ang main switch ng kuryente. Kung kinakailangang lumikas, isara ang lahat ng mga pinto at bintana. Kumain lamang ng mga pagkaing niluto ng mabuti, takpan ang mga natirang pagkain. Huwag maglaro o maligo sa tubig baha upang maiwasan ang sakit na idinudulot nito, tulad ng alipunga, galis, leptospirosis, at mga aksidente tulad ng pagkakuryente, pagkahulog sa imbornal o pagkalunod. Mag-ingat sa mga tulay o daang lubog sa tubig baha at iwasan ang hindi kinakailangang pagbabasa at paglabas-labas ng bahay. Pagkatapos ng baha, sa pagbalik sa mga tahanan, gumamit ng flashlight kung walang ilaw. Iwasan ang paggamit ng gasera o kandila dahil maaaring magdulot ito ng sunog. Ipagbigay alam ang mga putol na kawad ng kuryente o telepono sa tamang ahensya. Huwag paanda rin ang main switch ng kuryente o gamit na dekuryente kung ito ay nabasa. Ipatingin ang mga ito sa isang electrician bago gamitin. Paghahanda para sa lindol. Bago pa man lumindol, sa bahay, siguraduhin nakakabit sa dingding ang mga mabibigat na kasangkapan tulad ng aparador at refrigerator. Ayusin ang mga bahagi ng bahay na inaanay. Kung maaari, ang mga bubungan at kisame ay gawa sa mga magagaang materyales. Palaging ihanda ang mga kagamitang pang-emergency tulad ng flashlight,
kandila, posporo, first aid kit at iba pa. Alamin kung paano ang pagbigay ng pangunang lunas o first aid. Alamin ang kinalalagyan ng main switch ng kuryente. Huwag maglagay ng mabibigat na bagay sa matataas na lugar. Kung sa paaralan naman, ikayatin ang pamunuan ng paaralan na magkaroon ng programang nagbibigay alam sa pag-iwas sa mga sakunang maaring idulot ng lindol sa paaralan tulad ng earthquake. Habang lumilindol, huwag magpanik. Kung ikaw ay nasa loob ng bahay o gusali, huwag nang lumabas pa. Protektahan ang sarili muna sa mga naglalaglagang bagay sa pamamagitan ng pagtago sa mesa o strukturang tulad nito. Lumayo sa bintanang may salamin. Kung nasa labas, manatili dito, magtungo sa bahaging ligtas sa sakunang maaaring idulot ng naglalaglagang kawad ng kuryente, nabubuwal na puno at gumuguhong pader. Huwag magsindi kung may sumisingaw na tangke ng gas. At gumamit ng hagdan kaysa elevator. Kung nasa loob ng sasakyan, iwasang dumaan sa mga flyover o tulay. Ihinto ang sasakyan sakaling ligtas sa anumang natutumbang struktura at manatili sa loob ng sasakyan habang naghihintay ng tulong. Kung ikaw ay nasa lugar na malapit sa dagat, lumikas agad sa mataas na lugar upang makaiwas sa tsunaming maaaring idulot ng lindol. Kung nasa loob ng mataong gusali tulad ng sinehan, huwag magunahang lumabas. At huwag magpanik at umiwas sa mga naglalaglagang bagay. Pagkatapos ng lindol, inspeksyonin ang sarili at ang mga kasama. Isagawa ang pangunang lunas kung kinakailangan. Suriin ang linya ng kuryente, tubig at gas. Isara agad ito kung napansing may sira ang linya. Magsuot ng sapatos, bota at iba pang bagay na maaring maging pamprotekta sa paa. Maaaring ang iyong pagdaraanan o daraanan ay maraming bubog o basag na bagay na maaaring makasugat. At mag-ingat sa mga kawad ng kuryente, ipagbigay alam sa mga otoridad ang pagkawala ng inyong linya ng kuryente. Umiwas sa tabi ng dagat, maaaring dumating ang tsunami kahit natapos na ang pagyanig. Gamitin ang telepono para sa emergency lamang. Maging handa para sa mga panghuling pagyanig o aftershocks. Umiwas sa mga napinsalang gusali sapagkat sa anumang oras ay maaari itong gumuho. Sundin ang planong pang-emergency ng inyong pamunuan. Kung naislisanin ang lugar, mag-iwan ng mensahe patungkol sa inyong patutunguhan at magdala ng mga kagamitang pang-emergency. Ano-ano nga ba ang dapat gawin tuwing may banta ng storm surge? Ang babala ng storm surge ay nakapaloob sa PAGASA Severe Weather Bulletin. Ang nakasaad dito, lahat ng mga residenteng nakatira sa mababang bahagi ng baybayin ay pinapayuhang lumipat sa mas mataas na lugar na matitirhan at sumunod sa lahat ng paalala at babala ukol sa baha dahil sa daluyong ng bagyo. Bilang mga individual, makinig sa kinaukulan, tumutok sa radyo, TV o internet para sa mga ulat panahon mula sa PAGASA at iba pang katuwang na ahensya ng gobyerno. Maghanda sa posibilidad ng paglikha sa mas mataas na lugar o evacuation center bago pa man magkaroon ng storm surge, maging mahinahon. Maghanda at magdala ng mga gamit tulad ng damit, pagkain at inumin, first aid kit, flashlight at radyong debaterya. Lumika sa mataas na lugar, lumayo ng hindi bababa sa 500 meters mula sa patag na baybayin kung direktang dadaan ang bagyo na magdudulot ng storm surge sa inyong komunidad. Bago lumikas, suriin ang bahay at kumpunihin ang mahihinang bahagi nito. Isara ang mga bintana at ibaba ang main switch ng kuryente. Ilagay sa mataas na lugar ang mahalagang kasangkapan. Bilang mga komunidad, magplano at gumawa ng evacuation plan. Pag-aralan ang mga pamamaraan sa lahat ng aspekto
tungkol sa kahandaan ng mga kalamidad, magsagawa ng disaster drills upang magkaroon ng kasanayan ang bawat miyembro ng komunidad sa actual na sitwasyon sa panahon ng sakuna. Magkakaroon ng tiyak at sistematikong pamamaraan sa paghakot ng mga kagamitan sa paglikas sa mga tuntunin ng rescue operations at sa mga gawaing pang-relief at rehabilitation. Para sa mga tanong at dagdag na impormasyon, makipag-ugnayan sa mga sumusunod na ahensya ng gobyerno na may patungkol sa kalamidad. Nandiyan ang NDRRMC, Philippine Coast Guard at PAGASA. Ano ang dapat gawin sa panahon ng tsunami? Sundin ang mga tagubilin at mga ruta ng paglisan kung ang tunog ng tsunami ay tunog. Kung nawalan o kung walang magagamit na tsunami sirens, gamitin ang NOAA or Weather Radio o isang lokal na radio tuned sa isang istasyon ng dalas ng emergency na Coast Guard o isang lokal na istasyon ng radyo at telebisyon para sa update ang impormasyon ng emerhensya. Hanapin ang mga miyembro ng sambahayan at suriin ang mga plano sa paglikas. Maging handa upang mabilis na lumipat kung ang isang tsunami warning ay inisyo na. Ano ang dapat gawin sa panahon ng babala ng tsunami? Kung naririnig mo na ang opisyal na tsunami na babala o tuklasin ang mga palatanda ng isang tsunami, lumikas ng sabay-sabay. Dali ng iyong emergency, paghahanda kit, ang pagkakaroon ng mga supply ay magiging mas komportable ka sa panahon ng paglisan. Dalhin ang iyong mga alagang hayop kasama ka. Kung hindi ito ligtas para sa iyo, hindi ito ligtas para sa kanila. Tumungo sa mas mataas na lupa bilang malayo sa malayo sa bansa hangga't maaari. Mag-ingat, ang pagpapanood ng isang tsunami ay maaaring maglagay sa iyo sa malubhang panganib. Kung maaari mong makita ang wave, ikaw ay masyadong malapit upang makatakas ito. Kaya huwag mong i-video or pipicturan kapag may tsunami. Kaagad iligtas mo ang iyong sarili at ang iyong pamilya. Mga antas ng tsunami alert. Sa karamihan ng mga bansa, mayroong mga antas ng alerto ang tsunami. Mayroong tatlo ito, pagpapayo, panoorin at babala. Advisory, malakas na alon. Ang isang advisory ng tsunami ay inissue kapag ang isang tsunami na may potensyal na mabuo ng malakas na alon o mga alon na mapanganib sa mga bansa o malapit sa tubig ay napipintong inaasahan o nagaganap. Ang banta ay maaaring magpatuloy ng ilang oras pagkatapos ng unang pagdating. Ngunit ang hindi inaasahang pagbaha ay hindi inaasahan para sa mga lugar sa ilalim ng isang advisory. Ang mga angkop na aksyon na gagawin ng mga lokal na opisyal ay maaaring kabilang ang pagsasara ng mga beach, paglilikas ng mga daungan at mga marino, at ang muling pagpaplano ng mga barko sa malalim na tubig kapag may oras na ligtas na gawin ito. Ang mga advisories ay karaniwang ina-update upang ipagpatuloy ang pagpapayo, palawakin o kontratang mga apektadong lugar, mag-upgrade sa isang babala o kanselahin ang pagpapayo. Watch! Ang antas ng panganib ay hindi pa kilala. Ang isang tsunami watch ay binibigay upang alerto ang mga opisyal ng pamamahala ng emerhensya at ang publiko ng isang kaganapan na maaaring makakaapekto sa ibang pagkakataon sa lugar ng panunood. Maaaring mag-upgrade ang lugar ng panunood sa isang babala o advisory o kinansela batay sa na-update na impormasyon at pagtatasa. Sa makatwid, ang mga opisyal ng pamamahala ng emerhensya at ang publiko ay dapat maghanda upang kumilos. Ang mga pagbabantay ay karaniwang ibinibigay batay sa impormasyon ng seismic nang walang kumpirmasyon na ang isang mapangwasak na tsunami ay nagaganap. Babala. Ang pagbubuga ng alon ay posible. Ang babala ng tsunami ay inisyo kapag ang isang tsunami na may potensyal na lumikha ng laganap na pagbaha
ay napipintong inaasahan o nagaganap. Ang mga babala ay nagpapaalala sa publiko na ang mapanganib na pagbaha sa baybayin na may kasamang malakas na agos ay posible at maaari magpatuloy ng ilang oras pagkatapos ng unang pagdating. Ang mga babala ay nag-alerto sa mga opisyal ng pamamahala ng emerhensya na kumilos para sa buong tsunami hazard zone. Ang mga angkop na aksyon na kinukuha ng mga lokal na opisyal ay maaaring isama ang paglisan ng mga mababang lupa na lugar sa baybayin at ang muling pagpoposisyon ng mga barko sa malalim na tubig kapag may oras na ligtas na gawin ito. Maaaring ma-update ang mga babala na babagay sa heograpiya, na downgrade o nakansela. Upang maibigay ang pinakamagaang posibleng alerto o pinakamaagang posibleng alerto, ang mga paunang babala ay karaniwan lamang batay sa impormasyong sismik. Pahayag ng impormasyon. Ang isang tsunami na pahayag ng impormasyon ay ibinibigay upang ipaalam sa mga opisyal ng pamamahala ng emerhensya at sa publiko na ang isang lindol ay naganap o ang tsunami na babala, panoorin o pagpapayo ay nabibigay na para sa isa pang section ng karagatan. Sa karamihan ng mga kaso, ang mga pahayag ng impormasyon ay binibigay upang ipahiwatig na walang panganib ng isang mapangwasak na tsunami at upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang evacuation dahil ang lindol ay maaaring nadama sa mga lugar sa baybayin. Ang pahayag ng impormasyon ay maaaring sa mga angkop na sitwasyon, pag-iingat tungkol sa posibilidad ng mapanirang lokal na tsunami. Ang mga pahayag na impormasyon ay maaaring ibalik sa karagdagang impormasyon. Bagaman, karaniwang hindi na-update ang mga mensaheng ito, gayunpaman ang isang relo, advisory o babala ay maaaring palabas para sa lugar. Kung kinakailangan, makukuha ang pagsusuri at o na-update na ng impormasyon. Pagsugpo sa sunog. Huwag magpanik, maging alisto at mahinahon. Kapag ang sunog ay nag-uumpisa pa lamang, patayin agad ang apoy habang hindi pa ito kumakalat. Tumawag agad ng bumbero habang hindi pa lumalaki ang apoy. Alamin kung saan sa ang lugar ng bahay maaaring lumabas at tumakas mula sa sunog. Huwag tumalon sa matataas na gusali maliban na lamang kung wala ng ibang paraan sa paglabas. Maghintay ng mga bumbero. Kung may oras pa upang maglabas ng mga mabibigat na gamit, humingi ng tulong sa mga kapitbahay upang ang mga gamit ay mailagay sa isang ligtas na lugar. Iwasang ilagay ang mga gamit sa gitna ng kalye upang hindi ito makaabala sa trapiko at sa rumi-responding bumbero. Kapag ang sunog ay nagmula sa kuryente, patayin ang main switch ng kuryente bago patayin ang apoy. Habang lumalaki na ang sunog, buhusan ng tubig ang nasusunog na kahoy, tela o papel o yung tinatawag na Class A fire. Subalit kung ito ay sanhi ng gasoline, langis o petrolyo, takpan ito ng basang basahan o sabuyan ito ng buhangin. Huwag gagamit ng tubig sa pagsugpo sa apoy dulot ng mga ito sapagkat mas lalo lamang kakalat ang apoy o yung tinatawag nating Class B fire. Kung ang sunog naman ay sanhi ng sirang kable ng kuryente or short circuit, patayin ang main switch ng kuryente. Huwag din itong bubuhusan ng tubig sapagkat maaari kang makuryente. Ito yung tinatawag na Class C fire. Kapag ang apoy ay masyado ng malaki, palabasin ang mga tao sa loob ng bahay. Siguruhin lahat ng kasambahay ay nasa labas. Kung may naiwan sa loob, humingi ng tulong sa bumbero o sa rescue team. At huwag subukang bumalik sa loob ng bahay o gusali ng mag-isa. Huwag nang subukang patayin ang apoy sa isang silid na kung saan ang usok ay makapal na. Ang usok ay maaaring makamatay. Dumapa at gumapang palabas ng silid kung ito ay puno na ng usok.
Ilabas ang lahat ng mga bagay na maaaring sumabog, patayin ang kuryente at ilisin ang lahat ng mga gas o likidong nakakasunog. Huwag nang balikan ang mga kagamitan sa loob ng nasusunog na gusali. Di hamak na mas mahalaga ang iyong buhay kaysa mga ito. Pagkatapos ng sunog, magpagamot ka agad kung ikaw ay may sunog sa katawan o nakalanghap ng maraming usok. Maaaring ang inaakalang maliit na sunog sa balat o paglanghap sa usok ay nakamamatay. Ano man ang sanhi ng sunog, malaki ang may tutulong ng pagkakaroon ng fire extinguisher upang maiwasan ang pagkalat ng apoy at pagkakaroon ng malaking sunog. Siguraduhin lamang na alam mo ang wastong paggamit nito. Tandaan, lamang ang may alam. Palaging handa sa anumang oras. Sabi nga ng isang kilalang network sa Pilipinas, I am ready. Binabati kita, matagumpay mong natutunan ang mga nilalaman ng ating paksa sa araw na ito. Patunay ito na handa ka na sa maikling pagsusulit na iyong gagawin. Malala ang mga suliraning dulot ng mga kalamidad. Ano-ano ang maimumungkahi mong solusyon sa mga suliraning ito? Buuin mo ang Problem Solution Organizer na kung saan, sa isang kahon, ilalagay mo ang suliranin. At sa isang kahon, lalagyan mo ng mga solusyon. Depende kung gaano karami ang naiisip mong suliranin. At syempre kung gaano karami ang suliranin, ganun din ang bilang ng mga solusyon. Huwag kang mag-alala sa iyong pagsusulit dahil bibigyan kita ng sapat na oras para sagutin ang Problem Solution Organizer. Tatalakayin natin ang mga kasagutan sa susunod na talakayan. Mahusay, binabati kita, natapos mo ang mga gawain at nakinig ka sa talakayan natin sa araw na ito. Hanggang sa muling talakayan, paalam!